Armed Forces Public Affairs Office Chief Lieutenant Colonel Harald Kabunok denied engaging Twitter war with netizens over Mark Susselbeck, the German fiancé of slain Filipino transgender Jeffrey Jennifer Laude. Sumasagot lang tayo. Hindi pwedeng mangingibabaw ang mga opinion na sa palagay namin ay hindi naman tama. Kagaya nang sabi nila dapat pauwiin na lang si Susselbeck. Iniwala naman kami dapat rule of law. Sa amin naman, ang batas ay dapat ipairal sa lahat. Walang pinipili, kahit na malungkot man yon at ginagamit lang nila ang kanilang sinasabing emosyon at nakagawa sila ng krimen o nakagawa sila ng mga paglabag sa batas, hindi po sapat na rason yun. At yun ang gusto namin. Kung nanawagan tayong mga Pilipino na parusahan si Pemberton dahil nainiwala ang itong mga biktima, pamilya ng biktima na talagang may kasalanan siya, manawagan din tayo parusahan si Susselbeck dahil mayroon din siyang kasalanan at kitang-kita. Mayroon tayong mga videos na siya ay gumagawa ng kamulastagan. Hindi pakipag-away yun. Talakayan ng ideya yon. Walang personalan doon. Kung may nang-away doon, hindi ako yon. Dapat isiparate nyo kung tinag lang ako ng mga komento nila, nang-away sila. Hindi ako nang-away. Maging klaro tayo doon. Ipakita nyo kung nang-away ba ako. Talakayan ng ideya, iba yung nag-away ang ideya, iba yung nag-away in person. Iba yon. Kabunok said he engages the public as part of his job as Public Affairs Office Chief and his statements reflect the official sentiments of the armed forces. Ang aking private Twitter ay aking sinasagot bilang Public Affairs Officer ng Armed Forces of the Philippines. So lahat po nung sabihin nyo doon is in behalf of the PSP? Yes, tama yan. Meron kaming tinatawag na media lies, naayon po sa tinatawag na media lies. Kung ano ang dapat naming sagot, ayon doon sa autorisado ng aming Armed Forces. Ng aming pamunuan sa Armed Forces. Francis Mangosing, Inquirer.net.